Hello mga ka-mugshots! Kasama niyo naman ako sa isa na namang episode ng Magtanong for Mugshots with Attorney Maggie. Nandito ako ngayon sa isa sa mga pinaka-paborito kong kainan, ang Grumpy's Kitchen. Ayan, pinaka-masarap dito yung sambal wings nila. Ayan. And dito nga, kasama ko ang isa sa mga kaibigan ko para magbigay ng katanungan kay Attorney Maggie for our Magtanong episode. So magpakilala ka muna. Ako po si Rafael Michael Abak. Yun lang po. Okay. Medyo shy type yung friend ko. Ayan. Nakakasama ko siya sa mga events. So may katanungan ka kay Attorney Maggie. Ano ba yun? Opo. Attorney Maggie, may kaibigan po ako. Especially ka-schoolmate ko po. Siya po ay isang marangal na nagtatrabaho ng tutor as English teacher. Tapos po, umuwi po siya kagabi. Sakay sa tricycle at bumaba po sa Yamaha, sa may tapat na Yamaha. Siya po ay nakapulan jacket. Tapos habang po siya ay naglalakad, papuntang kanyang boarding house, bigla po siyang nakapansin niya po may nasunod sa kanyang dalawang lalaking nakamotor. Tapos nilapitan po siya. Tapos po nung nilapitan po siya, tinanong po kung siya ay nakamotor, ganon. Sabi niya po, hindi po. Dito po siya marunong magmotor. Tapos bamaya po, hinanapan po siya ng mga identification na ID. Tapos nagbigay naman po, as yung aking nga pong kaibigan ay mabuting tao, ay naglabas po agad ng mga postal ID, ganun yun. Tapos ito pong dalawang tao, pinicturan po yung postal ID, yung mga identification. Tapos po, bigla daw po, edi naglakad na po ulit siya nung binigay sa kanya yung ID. Mamaya po, bigla po siyang hinuli. Tapos nagpakilala po yung dalawang lalaki na police. Ngayon po, ang kaibigan ko po ay nakakulong po sa Bilibid ngayon, dito sa Calapan po. Ngayon po ay hindi po alam ng magulang niya kung paano po mapalaya. Kasi po, doon po sa lugar kung saan nangyari yung hulihan, ay wala pong CCTV. Ay ngayon po, ay hindi naman po kayang gawin ng kaibigan namin yun, ay nagkataon lang po gang coincidence na nakapulang jacket din lang siya. Ay tas po yung humuli pong mga pulis ay hindi po naka-uniform. Hindi daw po naka-uniform. Yun po ang sabi sa amin. Ngayon po, naingi po ng tulong sa amin kung paano po ang tamang legal counsel o legal na proseso po para siya'y makalaya at malinis ang kanyang pangalan po. Yun lang po. Attorney Maggie. Nako, mukhang dapat talagang masagot to ni Attorney Maggie, no? At saka, napaka coincidental naman na nakapulang jacket din siya nung araw na yon, no? So, let's see kung anong kasagutan ni Attorney Maggie on this matter. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, bago ko sagutin ang question na yan, gusto ko munang magpasalamat kay Mr. Darwin Ong sa pahabol niyang regalo sa akin, ito pong watch na to. So, thank you so much, Darwin Ong. Well, itong question na to, this is a clear example of mistaken identity. So, katulad nga nung sinabi mo, it appears na parang napagkamalan yung kaibigan mo na yun yung taong gumawa ng krimen. So, from the facts of your case na sinabi mo kay Ms. Diane, so, this is a warrantless arrest, so I'm assuming na nag-undergo ng inquest proceeding or inquest investigation yung kaibigan mo. So, ang question mo, paano mo mapapalabas kaagad ang kaibigan mo sa kulungan? So, after the inquest investigation, which is being done by the inquest prosecutor, so, maglalabas po ng resolution ang inquest prosecutor at kung ang offense naman, kasi hindi naman na-mention kung anong offense yung na-commit. So, if the offense committed is a bailable offense o pwede pong allowed po na magpiansa yung kaibigan mo, then you have to post bail first. Kapag nakapagpiansa na yung kaibigan mo, then mapapalabas na ang kaibigan mo doon sa kulungan. After niyang mapalabas sa kulungan, marami siyang mga remedies na pwedeng gawin. So, after the case will be filed, the information will be filed in court kasi pagkatapos po ng inquest investigation is maglalabas ng inquest resolution yung inquest prosecutor. So, maglalabas po ng information ang inquest prosecutor kung may probable cause, iaakyat po siya sa korte. At isa-set for arraignment ang iyong kaibigan. So, prior to arraignment, maraming pwedeng gawin yung kaibigan mo
either magpa-ask siya for reinvestigation within 5 days upon his knowledge of the filing of the case in court. Sabihin niya doon lahat ng mga contention niya sa kanyang pagkaka-aresto at yung kanyang sabihin niya doon na wala talaga siyang kinalaman sa krimen. So, if that will be granted, that motion for reinvestigation at makita naman sa reinvestigation na talagang walang kasalanan ang kaibigan mo, then pwedeng ma-dismiss ang kaso at pwedeng makapag-file ang prosecutor na i-withdraw ang information na final nila sa korte. Maraming salamat, Attorney Maggie, for your answer, lalong-lalo na sa issue ng kaibigan ni Rafael. Ayan. Maraming salamat din, Rafael. And I hope na natulungan yung friend mo na nasa kulungan niya yan. At dahil nagbigay ka ng katanungan kay Attorney Maggie, syempre meron kang free mug from Mugshots with Attorney Maggie. And guys, we know the drill. Iiwanan ka na si Raf for his mugshots. Thank you.